Vilma Santos, pumalya nga ba noon sa pagpasa ng sose? Alamin sa Siyasat Presents Track Record. Pumalya nga ba si Vilma Santos na magpasa ng sose? Isang mensahe ang natanggap namin sa aming Facebook page mula sa isang netizen at nagtanong, matatandaan ang pagkadawit ng pangalan ni Vilma Santos sa mga hindi nagpasa ng sose matapos mahalal. Totoo nga ba ito? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2013, nang abisuhan ng COMELEC ang 422 na nanalong opisyal noong May 2013 elections na pansamantalang bumaba sa kanilang pwesto dahil sa hindi pag-file, hindi pagpasa at hindi pagpirma ng personal ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kabilang doon si Vilma Santos, ngunit ayon sa kanyang legal counsel ay nagpasa ito ng kanyang SOSE. Ayon pa sa abogado, bagamat hindi ito personal na pinirmahan ni Vilma Santos, hindi pa rin daw ito makukonsidera na paglabag sa election laws. Dahil maaari raw na ang agent o ang taga-ingat yaman ng isang kandidato o partido ang pumirma para sa mga ito. Nakasaad sa SOSE forms na ibinigay ng COMELEC na maaari raw na ang authorized agent o ang treasurer ng isang kandidato o partido ang pumirma na siya namang sinunod ni Vilma Santos dahil binigyan niya ng permiso ang treasurer ng kanilang partido. At yan ang aming DWIZ Track Record. Angelo Baiño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.